What's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Meron lang akong ipapakitang video sa inyo mga kaibigan. Tungkol ito kay Idol Francis Leo Marcos. Kumbaga dumating yata siya galing sa ibang bansa at meron siyang kasama rito na nag-a-apply at nag-a-apply sa kanya kasi sinabi niya rito na hindi pa siya hinahire ay namamangha at hindi makapaniwala na kumbaga hindi siya maniwala na totoo siyang Marcos dahil nagdududa siya dati sa pagkatao ng ating idol Francis Leo Marcos. Kaya panoorin natin yung aking sinasabi mga kaibigan para malaman natin kung ano ang revelasyon ng taong ito kay idol Francis Leo Marcos. Sabi niya, huwag ka nang maingay. Sabi niya. Ayan, may sumalubong kay Idol Francis. Ewan natin kung ano ito. Naka-uniforme. Ibig sabihin, mga airport personnel yan. Kasi ito, kilala siya sa loob eh. Tuloy natin. Ay, saan banda sir ah? Kailangan ng bodyguard, mayroon namang umaalalay sa'yo lagi. Ayo, sabi niya, kahit saan banda sir ah, hindi mo na kailangan ng bodyguard, mayroon namang umaalalay sa'yo lagi. Ibig sabihin, itong kumukuha ng picture ay nag-a-apply na bodyguard siguro ito. Ito, tuloy ulit natin. Oh, sabi niya, hindi pa kita hinahire. 10 taon, tigahatid, sundo ko yan. Ayan naman mga kaibigan. At saan ka magpunta? Hindi mo kailangan ng bodyguard. May nakalalay sa'yo. Kahit saan ka magpunta, hindi mo kailangan ng bodyguard. May umaalalay lagi sa'yo, sabi niya. Sus Mariosep. Manghang-mangha sa mga nasaksihan niya sa ating idol Francis Leo Marcos. Hindi ako makapaniwala. Sus Mariosep, di ako makapaniwala. Hindi pa rin siya makapaniwala. Tuloy. Nung una, hindi ako naniniwala rin, sabi niya. Pero ngayon, ayan. Itong video na ito mga kaibigan ay 2015 pa ito mga kaibigan. Wala akong rason para hindi maniwala. Wala akong rason para hindi maniwala. Ayan naman mga kaibigan. Yan, isang patotoo na naman ito mga kaibigan na si Idol ay ipinapakita niya hindi siya basta-basta na sinasabi nilang gusgusin na walang pera. Tuloy natin. Anong klaseng tao ka? Anong klaseng tao ka? Sabi pa niya. Hindi pa rin siya makapaniwala.
Oh, tinapik siya ng gwardiya. Tinapik ng gwardiya yung nakaputi na tigahawak niya ng ano. Sabihin, kilala siya dyan. Dire-direcho. Ano sabi niya? Akala ko'y uwad na Marcos ito. Oh, ibig sabihin ay naniwala na siya. Yun naman mga kaibigan. At para sa mga hindi rin maniwala sa pagkatao ng ating pandemic hero na siya ay walang pera, scammer, ay imulat nyo ang inyong mga mata sa kanyang mga nagawa ngayong pandemyang ito na lumabas nga siya at siya lang ang gumawa ng pamimigay, samantalang yung ibang malalaking o mayayaman na politiko ay nagtatago na lahat na hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa pandemyang ito. Samantalang siya, lumabas siya sa kalsada, araw at gabi. Ayun naman mga kaibigan, hindi alintana kung ano ang kapahamakan na kanyang tinatahak. Ayun na nga, iba pala, hindi pala yung sakit ang nagpahamak sa kanya, kundi ang mga humuli at pilit na ikinulong. Siya ngayon ay nagdurusa at meron ngang na pinaparatangan siya ng human trafficking, na yung human trafficking noong 2006 ay naging CEO na siya, Marcos Group of Foundation, noong 2005. Aanhin niya ang barya na sa pang-i-scam o pang-human trafficking. Magkano lang ang kikitain niya sa human trafficking, mga kaibigan? Ay napakaliit kumpara mo sa ibinigay niya ngayong pandemyang ito na tuniladang bigas, tuniladang kalabasa. Yung sinasabi niya, yung kalabasa, ganun-ganun na lang ang ano nila, kalabasa warrior. Yung kalabasa, isang piraso nga lang sa palengke. Isang piraso ay hindi mo na mabibili ng 60 pesos sa ganong kalaki. Yung ganong kalaki sa palengke, baka 80 hanggang 100 na yon yung mga ganong kalaking kalabasa. Sa dami naman nun. Yung ang napunta lang kay Jolo Revilla ay 8 tonelada. Oh, yun naman mga kaibigan. Kaya para sa mga hindi naniniwala sa mga pinamigay ni Idol, ay imulat nyo ang inyong mga mata. At hindi lang kalabasa, meron pang gatas, PPE, manok, tilapia. Ayan naman mga kaibigan, kung ano-ano pa. At nagpakain pa sa EDSA. Doon na nga, nung unang araw ng pandemya ay nagpakain. Halos lahat ay siya pa mismo ang namimigay. At ang kanyang binibigyan ay God bless you. Walang pinipili. Basta humingi, binibigyan. Ayan naman mga kaibigan. Pinagalitan na. Picture ka ng picture, sabi niya. Kaya hanggang sa muli,
ang inyong kaibigang Roman Carino LTV magbabalik.